Bakit ang money plant ay tinatawag na money plant at saan ba dapat ito ilagay para makuha mo ang swerteng hatid nito at ano nga ba ang benepisyong hatid nito sa ating kalusugan? Pagdating sa ating tahanan, sinusubukan natin ang lahat upang gawin itong maganda at mabuhay muli ang maximum na positibong enerhiya sa bawat sulok ng bahay. Gustong gusto natin ang lahat ng halaman at sinisikap na magbigay ng bukas na mga puwang ng ating mga front yards at backyards na may mga sariwang halaman. Ang mga halaman ay minamahal natin dahil sa mga hindi mabilang na benepisyo na binubuhos nila sa atin, pati na rin ang nakasisiglang aura na nililikha nila. Ang money plant ay isa sa mga pinakatanyag na halaman na maaari mong makita sa mga tahanan. Dahil ang mga dahon ng halaman ng pera ay hugis puso, kilala itong magdadala ng pag-ibig at kaligayahan sa pamilya. Ang mga halaman ng pera ay parehong panloob at panlabas na halaman ayon sa vastu at feng shui, na pinapanatiling sa anuman ay mapupuno ang bahay ng kasaganaan at yaman. Ang money plant ay isa sa mga pinakakaraniwang halaman sa sambahayan. Madali mong makita ito sa loob ng mga bahay, tanggapan, cafes, tindahan, sa iyong balkonahe o sa isang nakabitin na basket. Ang mga halaman na ito ay karaniwang kilala bilang Golden Pothos, Devil's Ivy, Devil's Vine, Ceylon Creeper at Hunter's Rope. Ito lamang ang halaman sa mga species na hindi namumulaklak. Ngunit alam mo ba na ang mga benepisyo sa kalusugan ng halaman na ito ay walang hanggan? Lumalaki sila sa direkta at hindi direktang sikat ng araw at may mataas na rate ng kaligtasan ng buhay. 5 dahon sa bawat sangay ng mga halaman na ito ay kumakatawan sa 5 elemento ng feng shui, ang metal, wood, water, fire at earth. Ang mga halaman ng pera ay kilala upang magdala ng magandang kapalaran at kasaganaan sa bahay. Hindi lamang kasiyasiya sa mga mata, ngunit nagkakalatin ito ng positivity sa ating lugar. Ngayon, naisip mo na ba kung bakit ang halaman nito ay tinawag na money plant? Narito ang ilan sa mga dahilan. Number 1, dahil sa hugis nito. Ito ay tinatawag na halaman ng pera dahil sa round, flump at flat na dahon na maaring may kaunting imahinasyon na mukhang isang barya. Number 2, ang halaman ng pera ay nagpapahiwatig ng actual na pera. Mas greener ang iyong halaman ng pera, mas maraming pera ang makukuha mo sa bahay. And number 3, sinasabing mas maraming dahon ang iyong halaman ng pera, mas maraming pera magkakaroon ka. At ang panghuli, ngayon din may isang tanyag na kwento tungkol sa pinagmulan ng halaman na ito na may kaugnayan sa isang mahirap na tao na mula sa Taiwan. Siya ay nasa isang malalim na problema at nanalangin sa Diyos para sa kaluwagan mula sa pang-financial na problema. At isang araw ay natagpuan niya ang isang halaman sa kanyang hardin na nakita sa kanya bilang isang solusyon sa lahat ng kanyang mga problema. Bilang resulta ng kanyang mga dalangin, pag-aalaga at pag-alaga ng halaman ay nagbunga ito ng mga buto, mani at maraming mga halaman. Ngayon, ibinenta niya ang halaman na ito at nagtapos ang mga issue niya sa pera. O yun din ang dahilan kung bakit ibinibigay niya ang halaman ng pera or money plant bilang isang regalo, sa pag-asang magdadala ito ng magandang kapalaran at kasaganaan sa mga kaibigan, pamilya at kamag-anak. Saan ba dapat ilagay ang halaman ng pera sa iyong bahay base sa feng shui? Number 1, hindi mo dapat ito ilagay sa direksyon ng hilagang silangan. Ayon sa feng shui, ang mga halaman ng pera ay hindi dapat ilalagay sa direksyong ito. Ito ay dahil lahantong ito sa pagkawala ng pera sa bahay at makakaapekto sa kalusugan ng mga miyembro ng pamilya. Number 2, ideally, ang isang halaman ng pera ay dapat ilagay sa timog silangan na direksyon. Dahil ito ang direksyon ni Lord Ganesha, kilala na magdala ng kalusugan, kapayapaan at kasaganaan. And number 3, mas mahusay na lumago ito sa loob ng bahay kaysa sa labas. Dahil pinaniniwalaan din nila na ang isang halaman ng pera ay nagdadala ng pinakamataas na benepisyo kapag ito ay lumago sa loob ng bahay kaysa sa labas. At number 4, iwasan ang paglalagay ng money plant sa silangang kanluran na direksyon.
Para sa mga mag-asawa na naninirahan na magkasama, dapat nilang iwasan ang paglalagay ng halaman ng pera na ito sa direksyon na ito. Dahil maaari itong humantong sa mga away at argumento sa pagitan nila. At number 5, hindi mo dapat hayaang mahulog sa sahig ang mga tangkay at dahon ng halaman ng pera. Dahil ito ay tinuturing na lubos na inauspicious. Ngayon, ano naman ang benepisyong hatid nito sa ating kalusugan? Number 1, sinasala at nililinis nito ang hangin sa loob ng bahay. Mula sa pag-filter ng hangin at pagtaas ng pag-agos ng oksigen para sa pagbabawas ng pagkabalisa at pagkapagod, mula sa pagbuhos ng mahusay na kayamanan hanggang sa pagpapabuti ng karamdaman sa pagtulog, lahat ay ginagawa ng halamang ito. Itinuturing ng mga alituntunin ng Feng Shui ang halaman ng pera bilang isang pinakamahusay na halaman upang linisin ang hangin na polluted ng mga sintetikong chemical mula sa mga kasangkapan sa bahay at cleaning solution. Number 2, gumaganap bilang isang anti-radiation. Masisihan ka na malaman mo na ang halaman ng pera ay isang matagumpay at kumikilos bilang isang anti-radiation or anti-radiator sa loob ng iyong mga tahanan at mga puwang na opisina na inilalabas sa mga computer, laptop at mga mobile phone. Ang mga halaman na ito ay nakatutulong sa pagbabawas ng stress sa trabaho at tumutulong sa pagprotekta sa iyong mga mata kapag kailangan mong patuloy na sumulyap sa mga screen ng iyong computer para sa iyong trabaho. Ito ay humahantong sa isang masaya at mas protektibong kapaligiran dahil ang rate ng sakit ng empleyado ay nagbabawas ng marami. Gayon din sa bahay, tinatanggal nito ang nakapipinsalang mga radiation mula sa mga electronics gadget. Sa gayon ay pinoprotektahan ang ating miyembro ng pamilya. Kaya ay nire-rekomenda ng mga eksperto ng Feng Shui na mapanatili ang isang halamang ito malapit sa bawat computer, television or wifi router. Ang paglalagay ng halaman na ito sa harap ng isang matalim na sulok o anggulo ay binabawasan ang pagkabalisa at stress. Tumutulong din ito na maiwasan ang mga argumento at mga karamdaman sa pagtulog. Pagkatapos ng lahat, ang mga damdamin at pakiramdam ay may malaking papel sa pagpapagalak sa mga tao at hinihikayat silang magtrabaho nang walang tigil upang makamit ang mga layunin. Sinasabi din ng mga eksperto ng Vasu na ang mga halaman ay nag-a-activate ng positibong enerhiya sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya naman inirerekomenda nila ang pagtatanim ng halaman na ito sa loob ng bahay dahil ito ay nagdadala ng isang magandang kapalaran. Iba pang paniniwala tungkol sa halaman ng pera. Ayon sa isang tanyag na paniniwala, ang isang halaman ng pera ay nawawala ang kapangyarihan nito kung ito ay lumaki mula sa isang sariling pagputol. Pangalawa, ang pagbibigay ng halaman ng pera o pinagputulan nito sa iba ay sumisimbolo ng pagbibigay ng iyong kayamanan sa kanila. So yan lamang po ang ibig sabihin ng money plant kung bakit ito tinawag na money plant. Hindi lamang may positibong itong hatid at swerte, marami din itong benepisyo na pwede nating gawin o pwede niyang magawa sa ating kalusugan, sa ating samahan sa bahay. At the same time, diba, tagalinis at mabisang, tagalinis ng hangin at tagapagdala talaga siya ng swerte. Well, ito po ay mga paalala lamang, mga gabay lamang, no? Wala po akong intensyon na pilitin kayong maniwala or paniwalaan natin. Lahat ng mga impormasyon na nakakalap natin, nasa sa inyo naman yan, kayo pa rin yung magdidesisyon kung ito ba ay paniniwalaan nyo po o hindi. Ang akin lang ay naibabahagi kung ano yung aking mga nababasa o yung mga nakukuwang mga impormasyon. Kung meron mang hindi maganda or mali na nasabi natin sa videong ito, nasa inyo naman po yan kung i-correct nyo or paniniwalaan nyo or hindi. Thank you for watching. Bago natin tapusin ang videong ito, shoutout po kay Pinay Bahrain Vlog. Kung gusto nyo po, puntahan nyo po ang kanyang channel. Yung mga kapwa niya po OFW, mag-supportahan na po kayo. At kay Zeldinho, yan, mga business tip, pungguan tips, sari-sari store tips, ayan, puntahan nyo po ang kanyang channel. As
si Miss Pearly Bacolcol Velasquez. Ayan, marami din po ay mga matututunan sa kanya, mga daily vlogs niya, mga tips niya. Ayan. Dalawin niyo rin po sila and thank you!